Ito po ang reaction at komento ng maraming netizens. The design is very nagsisisi na at mema lang para may mapag-usapan para magka-project. Ayan, napakaraming ganon. Nasa huli talaga ang pagsisisi, pero nangyari na at hindi na pwedeng maibalik yung dating samahan. Totoo yun, mahirap talaga po pag nagkalamat na ang isang samahan. Hindi na pwedeng ibalik sa dati. Kung ano yung dating samahan. Alright, eto yung may kaugnayan sa paghingi nga po ng tawad ni Liza Soberano kay OG Diaz. Yung sinasabi dito na para magka-project, totoo yun eh, nakikita natin yan eh. Dahil matapos umalis nga ni Liza Soberano sa poder ni OG Diaz, wala naman tayong nabalitaan na malaking proyekto ni Liza outside of the country. Well, nakikita natin, uma-attend siya ng kung ano-anong event. But that's not a project, di ba? Baka gastos pa yon. Siguro, paraan din yon para i-introduce. Di ba? Hindi naman agad-agad kasi. Pero may point din ang mga netizens na posibleng ito ay isang issue lang na may tao sa likod para pag-usapan niya at para magka-proyekto. Kaya lang ang sleazy, ang baba kasing paraan. Kung totoong or kung naniniwala yung mga handler, halimbawa yung management ni Liza, kung naniniwala na totoong may galing at kakayahan si Liza at naniniwala nga na posibleng makapenetrate sa Hollywood, aba hindi na to kailangan. Hindi na kailangan yung mga ganitong issue. Dahil ang puhunan dapat talaga ay yung galing at iwala sa sarili. Yon, abay napakarami po talagang komento. Bago ulitin ko ah, kahit naman wala na sa free TV ang ABS-CBN nung panahon na si Liza ay nakay OG Diaz pa, di ba kahit papaano may mga proyekto pa rin. Ang dami pa rin sigurong endorsements. Ganun eh. Anyway, tingnan natin tong balitang ito. Liza humingi na ng tawad kina OG Diaz, Enrique Hill at ABS-CBN at syempre sa mga fans. Alright, hindi ko lang maintindihan kung bakit kay Enrique Hill pati. Siguro apektado rin yung partner niya at syempre nga yung family ng partner niya. Baka ganon, diba? So eto, I would say sorry if I hurt his feelings. Sana walang if kasi pag, diba, pag tayo ay nag-apology. Wala sanang mga kondisyon is yung mga ganyan eh. Mag-sorry ka na lang. Through my vlog, and I would say thank you for everything that I have, everything that I know, and everything that I achieved through his help. Okay. Kahit hindi na to, kahit hindi na sana to lumabas sa bibig niya, sana pinag-isipan niyang mabuti bago niya ibuka ang kanyang bibig dun sa kanyang vlog. Ganun na lang sana eh. Kasi yung mga ganitong words naman, madali naman sabihin yan eh. At posible naman na makita at maramdaman niya ng mga netizens, diba? Kahit hindi mo na to sabihin. Nakikita yan kung ano yung mga statement mo tungkol kay OG Diaz. Doon kasi binabase kung ano bang klaseng artist ka under OG Diaz management. Yun. Alright. So, eto rin sinabi niya na ito ay parte to eh ng interview ni Boy Abunda. Bakit ba kasi si Boy Abunda? Alam niyo naman, lalo nagiging komplikado ang mga sitwasyon ng mga celebrities pagdating na kay Boy Abunda. Ang napakaraming nagiging komplikado na talaga. Anyway, so yun. Eto. Noon pa man, siguro years ago, 2021 pa lang si Liza Soberano, napakarami na pong nag-uudyok sa kanya para sumali sa beauty pageant, beauty contest. Ano bang meron? Miss Universe Philippines, halimbawa. Dahil kung talagang dream niya na pumasok sa Hollywood, aboy, napakagandang stepping stone yung contest na yan. Dahil napakahaba na ng history nang hindi mananalo, 'di ba? May mga hindi nanalo sa Miss Universe eh, na ngayon ay malalaking pangalan na sa Hollywood. Siguro ay kilala natin ang ilan sa kanila, 'di ba? Si Gal Gadot ata 'yon. Anyway, at marami pa pong iba. So, madalas
or napakaraming nag-uudyo kay Liza noon para nga maging stepping stone pag siya ay nanalo, pag siya ay naging kandidata natin sa Miss Universe, maging stepping stone yun para siya ay makapasok sa Hollywood. Pero binabaliwala niya yung mga ganun eh. Siguro hindi niya talaga linya kasi yan. Wala talaga siyang interest. Diba? Siguro, naisip niya may ibang paraan. Ay kung talagang interesado ka na sumikat sa Hollywood, siguro naman, diba, pwede mong gawin yung mga ganun din. Pwede mong isakripisyo kung ano yung gusto mo lang. Alright. Wala nang mapuntahan. Bawas yabang din kasi eto. Eto yung medyo masakit doon, yung bawas yabang. Okay. Pero hindi naman siguro. Wala naman siguro tayong nakita na nagyabang tong si Liza. Sobrang nagyabang. Yung kanyang mga statement lang talaga lately ang naging so inconsistent. At talagang magtataka tayo. Kaya sabi dito, huwag pasulsol sa mga taong di marunong lumingon sa pinanggalingan. Hi, sayang talaga ang batang ito. Padalos-dalos ng desisyon.